Okay, magandang umaga po sa ating lahat. While having my coffee right now, magkwentuhan po tayo about Pasko, about Christmas. Tandaan po natin, Christmas is all about the Lord Jesus Christ sapagkat Christmas. Ayun, diba? Huwag natin sanang ipaghiwalay, no? Yung katotohanan ng Pasko dun sa katotohanan ng redemption. O yung sa ginawa ni Jesus sa krus. Magkaugnay yan at hindi yan pwedeng papaghiwalayin. I was once asked by someone, which do you prefer, the celebration of Christmas or the celebration of the Lord's Passion? Sabi niya, pareho ako. Kasi yan naman ay hindi pwedeng papaghiwalayin dahil si Jesus pinanganak para mamatay. He was born to die. May isang magandang kanta, hindi ko na po aawitin yung for the sake na hindi tayo ma-strike ng hindi naman ma-strike siguro, no? Na hindi tayo ma-copyright claim, ako na lang. Crucify, he came to die, something like that. Kinanta ni W. Smith, Michael W. Smith. So ang ganda noon, hanap. Ang pamagat noon, Above All, hanapin na lang niyo dito sa YouTube kung gusto niyo yung pakinggan, no? Pero siyempre, pag nakita natin yung katotohanan sa mga ganyang awitin, alam natin, isinilang talaga siya para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ano bang pinaka-main verse natin ngayon? Isa lang. And I hope hindi nyo ito isipin na sirang plaka. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him will not perish but will have eternal life. Eternal security at the same time. Ngayon, ano bang paniniwalaan mo? Maniniwala ka ba? Saan? Papaano? Yan. You know what? Magkakaroon ka lang ng kaligtasan kung meron kang perfect knowledge sa ginawa ni Jesus. Kasi maski sabihin mong umaattend ka, dumadalo ka sa isang Christian fellowship o Christian churches, denomination o mga institutional churches, alam mo na yun. Okay lang, fine, you know. Pero hindi mo naman alam, wala kang knowledge kung ano yung ginawa ni Jesus sa cross. Hindi ka pa rin masesave eh. Kasi hindi naman yan sasamahan. Hindi mo pwede rin sabihin, oh, pinanganak naman ako sa Christian family, kaya maliligtas ako. Hindi. Individually, we have to make a decision. At magkakaroon ka ng decision pag may knowledge ka, ano ba yung ginawa ni Jesus sa cross? Simple. Anong ginawa niya sa cross? Namatay siya para bayaran ng ating mga kasalanan. At sino mang maniniwala sa kanya, tulad nga po na nakalagay sa John 3:16, maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. It's all about having the perfect knowledge of what He has done for us on the cross of Calvary. Kaya ito po hindi pwedeng papaghiwalayin. Pero hindi ka pwedeng maligtas kung meron kang knowledge nung meron naman akong knowledge nung pinanganak siya sa sabsaba, no? Hindi ka liligtas niyan. Without the shedding of blood, there will be no salvation or atonement to anyone. Di ba? So kailangan, alam mo yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ano pang verse natin? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Jesus Christ is God. Wala po tayong pagtatalo diyan. Verse 14, tumalon tayo, and the Word became flesh and dwelt among us. Ngayon, meron naman akong knowledge na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay God. Maliligtas na ba ako? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Ang kaligtasan natin, yung perfect knowledge mo, ito yung perfect knowledge. Si Jesus, Diyos na totoo at tao namang totoo, nagkatawang tao, namatay sa krus para bayaran ng kasalanan natin. That's the perfect knowledge of salvation. Pag alam mo yan, na alam mo yung kaligtasan mo, hindi base sa gawa mo, sa mabubuting gawa mo, na kay Kristo lang talaga siya lang ang nagbayad ng mga kasalanan mo at alam mo kung sino si Jesus, siya ay Diyos at naging tao, perfectly. Come on, kani Daddy God. Pasok sa langit pagkamatay. Ganun yan. So, yan ang passes natin. Diba? So, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang Pasko sa passion o yung ginawa ni Jesus sa cross. Pero ang magliligtas sa atin, yung ginawa niya sa cross. Connected lang po talaga yan. So, ang Kapaskuhan, nakakalungkot minsan. It's all about material things. It's all about gifts yung pwedeng ma-receive.
Ako ang kinalulungkot ko lang po ngayon magpapasko. Wala na po yung simoy Pasko. Ang init na po ng panahon. Parang hindi Pasko eh. Parang mahal na araw eh. Ano po? Samantala dati pag Pasko na dama natin talaga yung malamig ang panahon. Feel natin umatin ang mga Christmas party kasi paglabas mo, alam mo, magja-jacket ka, no? Mag-ginaw na magsisweater ka. Diba? Tapos mamamasyal ka sa ano, sa... Maski dumaan ka lang dyan sa may luneta, ganun ba? Feel na feel mo, mag-ginaw, maraming mga tao dyan. Ngayon, nag-iba na, ang dami na pong nagbago. I mean, this is... Yeah, naging modern tayo. Ito po, dito lang po sa amin sa... Sampaloc eh, ang dami na pong mga buildings na naglalakihan sa tapat ng UST eh. Pero somewhat, iba pa rin yung, ewan ko lang po ah, pero sa akin iba pa rin yung simple. Kasi nandun yung mga puno natin dito sa Sampaloc dati eh. Diba? So, ewan ko, for me, iba pa rin ang nature. Si Lord kasi ang naglikay niyan. Kaya, ganun ba man, ano man ang kalagayan ng... mundo, panahon, ipagdiriwang natin ang Pasko, sabi ko nga po, ito ay connected sa cross. Hindi pwedeng papaghiwalayin yan. You cannot, yeah, parang magkahiwalay na event. No, magka-connect yan. Pero yung ginawa, ulitin ko, yung ginawa ni Jesus sa cross, yan ang magbibigay ng salvation. Diba? Kaya dapat, may, alam mo yung ginawa ni Jesus para sa'yo. Baka naman attend ka ng attend ng mga fellowship, kumakanta ka pa. Ano kasing tawag doon sa mga institutional churches? Teka, yun, worship leader. Diba? May worship leader. Alam niyo po ba dati may kwento? Sabi ron ng worship leader, inaawin niya yung director. Gusto ko pag kumakanta ko, itutok mo sa akin yung spotlight. Ganun ba naman daw? Oh my Lord, kako. Yan ang danger ng mga institutional churches. Kaya bumalik tayo sa Bible. House church lang po sa Bible. Diba? Ang matataas lang si Jesus Christ. Hindi pwedeng mataas ang mga sarili-sarili natin. It's only the Lord Jesus Christ Himself dapat mataas. He deserves all the glory. Hindi naman tayo eh. Ano natin pagmamalaki? Basura lang tayo eh. Yung mabubuting gawa natin. Ano bang tawag dyan? Yan ay mga basahan lang sa mata ng Panginoong Hesus Kristo eh. Kaya, not until, alam mo mga, dakilang katotohanan ha, na yan, wala kang sukat ipagkaligtas. Di ba? Pero pag alam mo mga yan, eternal life agad. Ang eternal life, pasok tayo dito sa susunod na gusto ko sabihin. Ang eternal life, paano ba nagkakaroon ng effect? Sabi ko nga po, pag tinanggap mo na si Jesus as personal Lord and Savior, may eternal life ka na. Dito pa lang po sa lupa, may eternal life ka na. Yes, may mga pagsubo, mga kabagabagan, hilahil, mga bagay na ayaw natin sometimes. Sinasanctify tayo. But still, you're still righteous forever. Yun ang epekto ng eternal life na binigay sa iyo ni Jesus. Tandaan po natin sana, yung righteousness po natin, ibinihis lang po ito sa atin. Hindi po ito pinaghirapan natin. Uy, naging righteous ako. Mabait ako. Nadaan ako sa Quiapo. Nadaan ako sa Moraita kanina. Nagbigay ako ng mga limos. Ay, hindi. Mali yan. Hindi mo sukat ikaliligtas yan. Kayabangan yan. Yung mabubuting gawa mo, kayabangan yan. Yung ginawa ni Jesus sa cross, yan. Yan ang magliligtas. Conscious ka na, kahit hindi ako karapat-dapat, tinanggap ako ng God the Father to the Lord Jesus Christ finished work on the cross 2,000 years ago. Diba? I am nothing, but now I have everything because I have accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. Perfectly, you are saved. You have eternal life. Dito pa lang sa lupa, in effect, nang tanggapin mo si Jesus Christ, ayan ang eternal life. Hindi na mawawala ang kaligtasan? Hindi na po mawawala ang kaligtasan. Yung mga nagtuturo nang nawawala ang kaligtasan, wala silang firm foundation ng pag-ibig ng Diyos sa mga buhay nila. Pinagdududahan nila ang love of God sa mga buhay-buhay nila. No? So, hindi maganda yan. Huwag kayong ituon ninyo sa mga grace preacher na tulad nito, ang inyong mga pandinig at mga videos na pinapanood. Dito makikinabang kayo sapagkat dito ililip lang ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel na ito, ikaw naman ay aking, kayo po rather, malugod kong inaanyayahan.
yung notification bell po sa baba, yung nakarap, yung pula po sa baba, subscribe. Pakiclick po yan, tapos may notification bell dyan, click nyo rin. Ang YouTube na mismo ang magre-remind sa inyo kung may mga bago tayong videos na gaya nito. Mahalaga rin pong i-share ninyo ang mga video nito sapagkat napaka-importante na mga mensahe dito. It's all about the gospel of the Lord Jesus Christ. Wala tayong ginawa, pero iniligtas tayo. Thank you, and Jesus truly loves us all.